Kamusta mga kabilan? Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa katauhan Herodias, na isa rin sa mga kinikilalang Bible villain sa istorya ng Biblia. At kung bago ka pa nga lang dito sa ating channel, ay gumagawa nga tayo ng Tagalog analysis patungkol sa buhay ng isang villain, mapalibro, comics, movies o Biblia man ito. At huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe kung sakaling magugustuhan mo man ang ating video at para ma-notify kita sa susunod pa nating i-upload ng mga video. Si Herodias ay isang prinsesa ng dinastiyang Herodian ng Judea noong panahon ng Imperyo ng Roma. Si Herodias, ang asawa ni Herodes Antipas na pinuno ng Roma ng Galilea sa Hilagang Palestine mula 4 BC hanggang 39 AD o Anno Domini. Nagsabwatan siya upang ayusin ang pagpatay kay Juan Bautista. Ang kasal niya kay Herodes Antipas pagkatapos ng hiwalayan niya mula sa kapatid na lalaki ni Herod ay kinundina ni Juan bilang isang paglabag sa batas ni Moises. Ang mga kwentong pangkasaysayan ay nag-uugnay sa kanya sa pagpatay kay Juan Bautista. Sa mga hindi pa nga nakakakilala kay John the Baptist, siya ay isang asitikong Hudyong propeta na kinikilala sa Kristyanismo bilang ang tagapagpauna ng Panginoong Hesukristo. Nangangaral si Juan tungkol sa pangwakas na paghuhukom ng Diyos o God's Final Judgment at binibinyagan ang nagsisising tagasunod bilang paghahanda para dito. Ang Panginoong Hesukristo ay kabilang sa mga nakatanggap ng kanyang rito ng bautismo. Bago natin talakayin ang kanyang naging papel sa Biblia, ay alamin muna natin ang kasaysayan patungkol sa buhay nitong si Herodias at kung paano siya naging popular sa Biblia at sa kasalukuyang panahon. Noong panahon ng pamumuno ni Herod the Great, pinatay ni Herod the Great ang kanyang mga anak na lalaki, sina Alexander at Aristobulus IV, ang ama ni Herodias, at ipinakasal si Herodias kay Herodes II, ang half-brother ng kanyang ama na si Aristobulus IV, at iyuhin ni Herodias. Ang kasal ay sinalungat ni Antipater II, ang panganay na anak ni Herod the Great, at sa gayon ay ibinaba ni Herod the Great si Herodes II sa pangalawa sa linya ng trono. Ang pagpatay kay Antipater noong 4 BC dahil sa tangkang paglason sa kanyang ama ay nagbigay kay Herodes II upang mabilang sa unang linya. Ngunit ang kaalaman ng kanyang ina tungkol sa pagplano ng paglason at pagkabigo na pigilan nito ay humantong sa kanyang pagbagsak mula sa posisyon na ito sa kagustuhan ni Herodes the Great ilang araw lamang bago siya namatay. Nakasaad sa Ebanghelyo ni Marcos na si Herodias ay kinasal kay Philip. Sa makatuwid, ang ilang mga scholar ay nagtalo na ang kanyang pangalan ay Herodes Philip. Maraming mga scholar ang pinagtatalunan ito, subalit at naniniwala na ito ay isang pagkakamali, isang teorya na nasuportado ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Lucas ay bumagsak sa pangalang Philip. Mayroong isang anak na babae mula sa kasal na ito, si Salome. Nang maglaon ay hiniwalayan ni Herodias si Herodes II, bagaman hindi malinaw kung kailan sila naghiwalay. Ayon sa historiador na si Josephus, humiwalay si Herodias sa kanyang dating asawa habang siya ay buhay pa at nagpakasal kay Herodes Antipas. Ang pangalawang asawa ni Herodias ay si Herodes Antipas na ipinanganak bago ang 20 BC at namatay pagkatapos ng 39 AD o Anno Domini. Kapatid na lalaki ni Herodes II ang kanyang unang asawa. Kilala siya ngayon sa kanyang tungkulin sa mga kaganapan na humantong sa pagpatay kay John the Baptist at Jesus of Nazareth. Hiniwalayan ni Antipas ang kanyang unang asawa na si Phaselis, ang anak na babae ni Haring Aretas IV ng Nabatea, at pinaburan niya si Herodias. Ayon sa mga scholar ng Biblia, ang Ebanghelyo ni Mateo at ang Ebanghelyo ni Lucas, ang panukalang kasal na ito na publikong pinantasan ni Juan Bautista. Bukod sa pagbukaw ng kanyang pakikipagsalungatan kay John the Baptist, ang diversion ng Titriarch ay nagdagdag ng isang karaingan sa mga nakaraang pagtatalo kay Aretas tungkol sa teritoryo sa hangganan ng Perea at Nabatea. Ang resulta ay isang giyera na napatunayang nakapipinsala para kay Antipas. Isang Romanong kontraopensiba ay iniutos ni Tiberius, ngunit pinabayaan sa pagkamatay ng emperor na iyon noong 37 AD. Noong 39 AD,
Si Antipas ay nakusahan ng kanyang pamangkin na si Agrippa the First ng pakikipagsabuatan laban sa bagong emperador ng Roma na si Caligula na nagpadala sa kanya sa pagkatapon sa gaol. Kasama niya doon si Herodias. Namatay siya sa hindi kilalang pitsa. Hindi tiyak kung si Herodias ay may mga anak sa kanyang pangalawang asawa na si Herodes Antipas. Sa mga ebanghelyo ni Mateo at Marcos, si Herodias ay may malaking papel sa pagpapatupad sa pagpatay kay Juan Bautista gamit ang sayaw ng kanyang anak na babae sa harap ni Antipas at mga panauhin ng partido upang hilingin ang ulo ng Baptis bilang gantimpala. Ayon sa ebanghelyo ni Marcos, ayaw ni Antipas na patayin si Juan Bautista sapagkat gusto ni Antipas na pakinggan si Bautista na nangangaral. Mababasa ito sa Marcos chapter 6 to 20. Bukod dito, maaaring takot si Antipas na kung si Juan Bautista ay papatayin, ang kanyang mga tagasunod ay magkagulo. Ang ebanghelyo ni Lucas ay nagpalakas sa papel na ginagampanan ni Herodes sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga detalyeng ito. Ang ilang mga scholar ng Biblia ay kinikwestiyon kung ang ebanghelyo ay nagbibigay ng tumpak na detalye sa kasaysayan ng pagkapatay kay Juan Bautista. Ang ilang mga exegetes ay naniniwala na ang pakikibaka ni Antipas kay Juan Bautista na sinabi sa mga ebanghelyo ay isang uri ng alaala ng pampolitika at relihiyosong pakikipaglaban katulad ng pangyayaring pag-aalsa laban sa mga monarkong Israel na sina Ahab at Jezebel. Herodias ay namatay noong 39 AD sa hindi pa rin tukoy na kadahilanan. At kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay huwag ka na hinihiyang mag-like at mag-subscribe para updated ka lagi sa ating susunod pang i-upload na mga videos. At yun lang po, maraming salamat. Oh my God! No! God, please, no! No! No!